guys, welcome sa vlog na to. At sa vlog na to, pag-uusapan natin lahat ng tungkol sa ozone layer. Ang ozone layer ay isang invisible shield na nagpo-protect sa atin sa mga ultraviolet rays. Mako-compare mo siya sa umbrella, sunscreen na nagpo-protect sa atin sa sun. Pero yung ozone layer, pinoprotektahan niya yung buong Earth, lahat ng nasa Earth. So ano nga ba ang nakakasira sa ating ozone layer? Ang CFC ay isang molecule na nagko-contain ng chlorine, saka carbon. Itong mga CFCs ay karaniwang nahanap sa mga product tulad ng refrigerants, aerosols, at plastic products. At kapag itong mga CFCs na-expose sa ultraviolet rays sa atmosphere, nagbe-breakdown sila. At yung mga chlorine, nagre-react siya sa mga oxygen ng ozone layer. At pag nagre-react yung chlorine sa mga oxygen, kinukuha niya yung mga molecule. Tapos, pinapanipis niya yung ozone layer. So, anong magiging epekto sa atin pag nawala ang ozone layer? Pag nawala yung ozone layer, aabot sa atin yung mga ultraviolet rays. At pag nangyari yun, maapektuhan yung DNA natin. Maapektuhan yung mga mata natin, masisira. Tapos yung immune system natin, pareho silang madadamage yung mata natin tsaka yung immune system, tsaka iba't iba pa. Makakapag-cause din ng skin cancer yung ultraviolet rays. Same with plants, maapektuhan din yung DNA nila. At pag wala na yung mga plants, yung mga animals, mag-aaway-away sila sa mga pagkain hanggang sa mawala na ang lahat. At kapag nangyari nga at nawala ang ating ozone layer, hindi man tayo aabot ng 3 buwan sa Earth dahil ang Earth ay magiging living hell sa sobrang init. Kaya dapat lahat tayo maging conscious sa ating mga actions at tulong-tulong tayo dahil in the end, tayo din naman ang magbe-benefit sa hindi pagkasira ng ozone layer. So paano nga ba tayo makakatulong sa ating ozone layer? Bawasan mo yung carbon footprint mo at maging conscious sa mga product na gumagamit ng CFCs. Ang carbon footprint is anything that you do that produces carbon dioxide, like driving a car as an example. Isa din sa mga dahilan ang carbon footprint sa pagkanipis ng ating ozone layer. Dahil ang carbon footprint ay nagpo-produce nga ng carbon. At ang carbon na yon ay nag-a-adapt sa ating greenhouse effect ng Earth. At yon ay isa sa mga nagiging dahilan sa pagka-deplete ng ating ozone layer. Ngayong na-explain ko na kung ano ang carbon footprint, ito ang mga ways para bawasan ang iyong carbon footprint. Bawasan mo ang pagmamaneho ng mga sasakyan. At kung magmamaneho ka man, be efficient while driving. Kung may pupuntahan ka man, pwede ka naman magbike kaysa sa gumamit ka ng makina ganyan, pang transport. And so, pwede yung bike. Dalasan mong kumain ng mga prutas, veggies, grains, and beans kaysa sa magluto ka. At ang huli sa mga example na ibibigay ko sa carbon footprint ay ang laptop. Gumamit ka na lang ng laptop kaysa sa desktop dahil less energy ang kailangan niya para mag-operate. Sa mga CFCs naman, bumili ka ng refrigerator na hindi gumagamit ng CFCs as a refrigerant. At kung may luma ka naman ng refrigerator na gumagamit ng CFCs as a refrigerant, i-maintain mo na lang to para hindi nagli-leak yung CFCs sa atmosphere. Bumili ka rin ng mga aerosol products na hindi gumagamit ng CFCs as their propellant. Basta ano, avoid the consumption of gases that is dangerous to the ozone layer. At yun lang siguro ang mga sasabihin ko sa vlog na to. Bye-bye!